Naka-heightened alert ngayon ang lahat ng lokal na pamahalaan laban sa mas nakahahawang Delta variant o yung variant na nanggaling sa India. Paniwala pa ng DOH, isa sa malalaking dahilan ng paglobo ng COVID-19 cases sa Visayas at Mindanao ay ang pagkalat ng iba't ibang variants ng COVID-19. Nasa frontline ang balitang yan, si Greg Gregorio. Apat na karagdagang kaso ng Delta variant ng SARS-CoV-2 ang naitala sa bansa. Tatlo sa kanila, mga Pilipinong crew member ng MV Eastern Hope na kasalukuyang nakadaong sa South Korea. Sa South Korea sila nagpositibo sa RT-PCR test at pinauwi sila ng Pilipinas noong June 3. Agad silang isinailalim sa quarantine. Dalawa sa kanila gumaling na habang ang isa nasa ospital pa. Ang isa pang may Delta variant, OFW, mula Saudi Arabia, na umuwi ng bansa noong May 24, na ideklarang recovered na siya noong June 10. Walang travel history sa India ang apat na bagong kaso. Sa ngayon, 17 na ang naitalang nahawa ng Delta variant sa bansa. Isa sa mga ito ang namatay na. Mas mabilis itong nakakapanghawa kumpara sa naunang Alpha variant na na-detect sa United Kingdom. At ang mas nakababahala, pinaka hindi raw tumatalabang bakuna sa Delta variant. What they have shown so far is that it is more highly transmissible, so even higher in infectivity than the others, especially the Alpha, and also seems to be not working as well with the prototype vaccines. The Delta is worse than any of them. Dahil dito, inabisuhan na ng DOH ang bawat lokal na pamahalaan na magpatupad ng heightened alert laban sa Delta variant. Lahat ng local governments were informed, lahat po ng mga regional offices were informed na kailangan bantayan maigi ang Delta variant across our borders. So we cannot be we cannot have non-uniformity in the implementation of our border controls. Wala namang karagdagang protocols na ipatutupad, pero kailangan ng mahigpit na implementasyon ng prevention, detection, isolation, treatment at reintegration measures. Nagpulong na rin ang Metro Manila mayors kasama ang DOH. Bukod sa paninigurong may sapat silang contact tracers, titiyakin din nila ang pagpapatupad ng quarantine protocol sa mga dumarating sa Pilipinas o yung 10-day facility-based quarantine at 7-day RT-PCR testing. Paraan ito para maiwasang maulit ang surge ng mga kaso sa NCR nitong nagdaang Marso. We do not know it then, but this was already the UK variant and the South African variant. Tapos hanggang buong Metro Manila, apektado na. Talaga nagkagulo tayo, no? Sa ospital, everything, nagkagulo lahat until we had this ECQ. And we do not ever want that to happen again. Bukod sa apat na Delta variants, 14 na bagong kaso rin ng Alpha variants ang naitala, kasama pa ang 21 kaso ng Beta variant at isa ng Theta variant. Sa kabuuan, 2,534 na mga naitatalang kaso ng iba't ibang variants sa bansa. Pinaniniwalaan din ng Department of Health na bahagi ito ng dahilan ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon sa Visayas at Mindanao. Kaya panawagan din ng DOH, kahit may bahagyang epekto ang variant sa mga bakuna, tiyaking pa rin makakatanggap ng 2 dose nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.